pa yung fourth giniling, bali 1/4 lang yan. Meron tayong star anise, soy sauce, meron tayong tinunaw na cornstarch, at meron naman tayong atsuete, at ito naman yung sibuyas, puti, brown sugar. So, mag-start na tayo magluluto ng asado. Pero ito, meron pa tayo oyster sauce, seasoning, magic sarap, at saka yung pork nor. So, kailangan pa pala natin paminta. Ang sibuyas. Sunod ay ilagay na natin yung giniling na fork. Maglagay na tayo soy sauce. At haluin muna natin. At next, ilagay na natin itong star anise at saka yung Norfolk. At maglagay na rin tayo yung atsuete na tinunaw natin yung atsuete sa tubig. Para ito medyo fresh na fresh tignan pag may atsuete tayo. Next, ilagay na natin itong brown sugar. So, yung ating brown sugar nasa 3 kutsara. Star anise, bali 3 lang yun. So, mag-add pa rin tayo ng tubig kasi baka matuyuan. Bali, kalahati lang. Bali, kalahati lang. So, palambutin mo na ang ating kani. Kahit sandali lang. Maglagay tayo ng oyster sauce. Bali, kalahati lang. Mix muna natin. At yung konting magic sarap lang, konting-konti lang. Ayan. At mix muna natin. At konting paminta, konti-konti. Ayan. At mix na lang natin. Ayan. Next, ilagay na natin yung cornstarch. Mix muna natin. Ayan. So, hintay natin magbawas yung liquid niya. Yung sasa, bawasan natin konti. Ayan. Hinaan ko lang yung apoy niya. So, ayun, lumapot na siya dahil naglagay tayo ng cornstarch. Ayan. So, papatayin ko na itong apoy. Ito na yung ating asado na pork. Yung itlog na maalat, gagamitin natin to sa topping ng puto pawa. Kailangan natin butter. Tutunaw muna tayo ng butter. Itong ating margarine. Ayan. Tunawin natin to hanggat may melty siya. Ayan, melty na siya. Kailangan natin 3 itlog. Egg. So, i-beat muna natin. Mix-mix muna natin siya. Batin muna natin. Gamit na tayong flour. 3 supot nito. So, gaganituin natin para masala. I-sip natin. So, padandahan lang yung ating pagsisip. Ito naman, pangalawa na to. So, dandahan na naman para hindi mabibigla-bigla. Ito yung pangatlo. Ayan. Bali, yung ginamit natin, 1 kilo kalahati pa lahat ang ating flour. Sinimot ko na talaga. Ayan. Tapos na. Bali, 1 kilo kalahati pala yung ating flour. Kamali ako kanina. Tubig. Mag-add tayo ng tubig. Bali, 3/4. Andito po yung sukat po. Ayan, 3/4 po yan. Mga 3 baso pong ganito. Andito rin isa. Ayan, sukat na sukat. Bali, 3 po yan.
Ito na yung pangatlo, instead na tubig, gatas na. Dalawang 3/4 na tubig at isang 3/4 din na gatas. So, ilagay na natin to dito. So, ngayon, mimix na natin. Pero maglalagay pa rin tayo ng baking powder. Tunawin muna natin to. Yan, mimix na natin. Pagkatapos, mag-add na tayo ng baking powder. Yung ating baking powder, bali, tatlong ganito na bali, isang kutsara ang ating baking powder. Susukatin ko. Yung 1/4 na teaspoon pa lang tawag na. So, ayan. Ayan. Bali, ano na siya. Ginawa ko na siyang isang kutsara na baking powder. Ayan. Ayan po yung sukatan po niya. So, i-mix muna natin. So, ginamit kong baking powder. Yung ito. Una kasi dati, gumagamit ako ng kalamig. So, ito yung bago ngayon. Ayan. So, yan ang ginamit ko. Bagong bukas. Kasi meron akong stock. Yung stock na ginamit ko dati, hindi ko nagagamitin yun. Baka hindi na siya maalsa. So, mag-add tayo ng yung butter. Minsan, pag matagal na ako nakapag, hindi nakapagluto, nakakalimutan ko na rin yung mga measure-measure ng ano, pagtitimpla po. So, mix-mix na lang natin ng ayos po. Ayan. So, namimix siya ng ayos. Pero minsan, gusto nyo masyadong maalsa, magdadagdag na lang kayo ng baking powder. Pero sa akin, sakto na lang yun. So, bumubula-bula siya, ibig sabihin maalsa-alsa na to. Yung natirang butter, ilagyan natin dito para hindi dumikit yung puso. Lahat natin, lalagyan natin ito lahat. Next, maglagay na tayo ng dito sa hulmahan ng ating gawing putupaw. So, kalahati lang muna. Pero naisip po, ibuoy na natin. Try natin. Kasi dati, gumawa ako niyan, hindi umangat yung kumbaga hindi bumaba. Nasa ano lang siya. Nasa ilalim yung asado. So, ang gagawin natin, lalagyan na lang natin lahat to. Dati kasi, ginit na ako siya eh. Eh, yung asado nasa, napunta sa ilalim. Hindi natin masyadong pupunuin kasi baka aapaw. Next, maglagay na tayo ng asado sa ibabaw. Ayan, maglagay tayo. So, ating sukatan yung itong maliit na kutsara. Baby kutsara yung ating sukatan. Papatong lang natin sa ibabaw. Yung ating star anise, tinanggal natin. Ito yung star anise na kanina, tinanggal natin. Baka mapasama natin sa putupaw natin. Kumulo na yung ating tubig, ilagay na natin dito sa steamer. So, ilagay na natin sa steamer doon, oh. Ayan. Mga 20 minutes, tingnan natin. Ayan, nakasalang na siya dyan. Tayo natin ng 20 minutes. Waiting muna tayo bago nating malagyan ng topping na itlog maalat. Yan, binuksan ko na 15 minutes. Magta-topping pa ako na maalat. Teka lang. Tusukin ko muna. Pwede na. Luto na siya. Hindi na umabot yung aking itlog na maalat at itopping. Pwede naman siguro habulin ko na lang.
Ayan, ito yung ating topping. Ayan po. So, nabawasan isa, kinain ko na. Ito naman, panibago. Cheese naman ilagay natin. Tapos na tayo gumawa sa puto pao dun sa ano, naglagay tayo ng palaman sa puto, puto pao. Ngayon naman cheese naman, i-cheese natin ngayon. So ganito lang gagawin natin, tapos imi-mix-mix lang natin 'to. Damihan na natin cheese para yummy 'to mamaya. Cheesy ang ating puto. So, mix muna natin. Yan. So, balik kalahati ang gagamitin natin dito. So, ganun pa rin timpla katulad kanina. Ganun pa rin. Nagtimpla lang ulit ako na para sa puto. Pero ito ma-cheesy. So, ayan. Balik kalahati. At i-mix natin. Tapos, bago, pagka naluto na yon ang ating puto, mag-topping naman tayo sa ibabaw. So, ayan, maglalagay na tayo sa hulmahan ng puto dito. Next, maglagay na tayo dito. So, ito na may cheesy, ha? Ganun din, hindi rin natin masyadong pupunuin para hindi umapaw. Topping natin ng cheese ito. Ayan. Ang tawag ko dito, puto cheesy na, kasi puro cheesy. So, maglagay na tayo doon. Ayan natin, ah. Ayan. Tapos natutumba pa yung aking camera. Ayan, dito na tayo. Puto cheesy na to. Tapos na tayo sa puto pouch. Puto cheesy naman ang tawag dito. Puto cheesy. Ayan, tignan na natin. Ayan ang luto na. Ayan natin, ha. Ito na. Tala, ha. Ito na yung ating cheesy puto. Lalagyan natin ng cheese topping sa ibabaw. Na natin. Tatapin natin to ng cheese. Lagay na tayo ng cheese. Para ma-cheese ang buhay natin, cheesy. Yun. Kasi pag mainit pa, didikit. Pag doon mo naman ilagay yung cheese doon sa may steamer, matutunaw yung cheese. Kaya dito tayo maglalagay. Ayan, kala nabali pa. Ayan, cheesy na to.